binaba ako ng maximum security ng pound, doon ako nawala ng pag-asa lalo. Wala ka na eh, wala na eh. Pero sabi ko nga, doon sa time na wala ako, natatakot ako. Hey Jason! Ano namang drama sa buhay yan? Drama lang yan, ako, wala yan. Hindi ka ata kumakain, baka magutom ka niyan, boy. Hoy, huwag mong dibdibin ang pagkakulong ha, baka mabaliw ka niyan. Hey Jason, nandiyan ka pa ba? Ay, hayaan mo na yan, ako, ayan, baka wala na sa sarili niya. Kaya ako pala dito, hinahina mo, pati damdamin mo. Iniisip ko na, mabuti pang mamatay na lang. Yung isip ko, nakuha ng kanta. Sila, may isang napakalakas na puwersa na nagtayo sa akin. At habang ako nakaupo doon, nakikinig ako doon sa salita ng Diyos. Ito yung sinasabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Nung matapos siya, tinuro ko yung nagsalita. Sabi ko, yun ang kailangan ko. Yung salitang lumalabas sa bibig ng tao. Kasi habang nakikinig ako, nawala yung takot, kabalisahan, kabagapagan, nagkaroon ako ng kapayapaan at nagkaroon ako ng pag-asa. Buong pagpapakumbaba niyang isinuko sa Diyos ang kanyang buhay at tinanggap si Kristo. Masarap, sabi ko, ito yung hinahanap ko na hindi ko naranasan sa labas. Warm greetings to all our viewers from all over the world. We are on our third day following the life testimony of Jason Naredo. And this time, he was brought to Muntinlupa Maximum Compound. Marami akong naririnig na kwento tungkol sa buhay ng mga preso dyan. I'm curious, ano kaya ang naging buhay ni Jason sa munti? Actually, Peter, tanong ko rin yan. At walang ibang makakasagot yan kundi si Jason. Kaya inimbitahan natin muli siya ngayon. Please welcome Jason Naredo. Hello, Jason. Ayan. God bless you po. Thank you. Araw po. So, Jason, ilang taong ka noon na pasok ka sa munti? Ang edad ko po noon ay 19 na taon. Wow, ang bata. So, ano yung tumatakbo sa isip mo habang naglalakad ka papunta sa selda? Takot, pangamba, pag-aalala. Yun yung time na dumating yung puntong parang tinakloban na ako ng langit at lupa na talagang wala nang labasan. No, ipasok na ako sa selda, naisip ko, puro hirap na lang sa labas bago dito hirap pa lang. Mm. Yun yung time na talagang sabi ko, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawala sa mundong ito. Kaya nung time na yon talagagang mostly hindi na ako kumain. Yun yung time na hindi na ako naliligo. Binabantay na lang ako ng kapwa ko bilanggo na kung magpapakamatay baga ako, binabantay na lang nila ako. Yung time na yun naman, na nasa ganyang sitwasyon ako, doon kumilos yung kamay ng Panginoon. Na may narinig nga ako, araw ng Sabado na kantang ako'y nagpupuri sa Panginoon. At doon sa kinalalagyan ko na habang nagkakantaan sila, doon sa kinalalagyan ko, yung naagaw yung aking kaisipan nung kanta. At isang napakalakas na puwersa na hindi ko maintindihan, yung nagtayo sa akin doon sa lugar na kisulok na kinalalagyan ko. Mahaba yung brigadang yun, ang haba noon. Tinulak ako ng banan, tinulak ako ng pwersang yun, papunta doon sa gawain. Pagkatapos, bumaba ako ng hagdanan. Pamula sa hagdanan, ako'y naupo. At ako'y nakinig. At sa pakikinig ko, nawawala yung takot, pangamba, kabalisahan. Nawawala, pagkatapos, nagkaroon ako ng pag-asa. At itinuro ko yung taong nagsasalita. Sabi ko, yun ang kailangan ko. Yung salitang lumalabas sa bibig ng taong ito. At naburaan lahat. At doon po nagsimula yung panibagong buhay sa akin. Doon ko na-experience yung... It was like a miracle. Yes, it is. Oh, it was really... Hindi pa niya, nung panahon na yun, Jason, pwede mong sabihin, hindi mo pa mapaliwanag. Yeah. Kung paano ka nakarating roon, paano naidala mo yung paglalakad mo sa mahabang sinabi mong brigada na yon na ikay nakaupo doon sa kinalalagyan mo. Hindi ko pa talaga ma-explain yun noon time na yon kasi hindi ko naman alam yung ganyang kilos ng Diyos eh. Oo. Basta ang alam ko, noong time na yun, sinaklolo, may sumaklolo sa akin. Wow. At inaagaw ko doon sa magulong kaisipan, takot, pangamba. At dinala ako ng
malakas na puwersa doon, malakas na puwersa yun doon sa kapayapaan. Praise God. Alam niyo po, talagang nakita natin paano kumilos ang Diyos at pinupuri natin, kagaya ng narinig mong kanta, magpupuri ka ngayon sa Panginoon dahil yung si Kristo mismo nasa puso mo ngayon, Jason. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento ni Jason dahil meron tayong plot twist. Ano yun? Heto, panoorin natin. Subalit, hindi rin nagtagal, tinalikuran ni Jason ang bagong natagpuang pananampalataya. Bumalik siya sa maling gawi at pagbibisyo sa loob ng bilibid. Hanggang isang kapwa preso ang nagyaya sa kanya na tumakas. Alas 7 ng gabi, lumabas na kami, may dala kaming galon. Hindi na kami pumasok ng brigada. Nagpapunta pa lamang kami doon, ihahagis pa lamang namin yung tali, nahuli na kami. Nakatakbo pa kami, nakabalik kami ng brigada. At doon na kami sa brigada nahuli. Nung malamang kami, doon na kami binubog. Anyari, Jason, bakit naman ginawa mo pa yun at tumakas pa kayo ng iyong kasama doon? Magpaliwanag ka nga, Jason. Tingin mo na, ang paliwanag ni Jason sa aming pagbabalik. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos apat lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po ito. Oh, sige. Excuse ka rin ito. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Roder, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi, kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Subalit, hindi rin nagtagal, tinalikuran ni Jason ang bagong natagpuang pananampalataya. Bumalik siya sa maling gawi at pagbibisyo sa loob ng bilibid. Hanggang isang kapwa preso ang nagyaya sa kanya na tumakas. Alas 7 ng gabi, lumabas na kami, may dala kaming galon. Hindi na kami pumasok ng brigada. Nagpapunta pa lamang kami doon, ihahagis pa lamang namin yung tali, nahuli na kami. Nakatakbo pa kami, nakabalik kami ng brigada. At doon na kami sa brigada nahuli. Nung malamang kami, doon na kami binubog. Pinasok si Jason at ang kanyang kasama sa Bartolina bilang parusa sa tangkang pagtakas. Dito niya naranasan ang matinding paghihirap. Alas 8 ng umaga, May 11, may dalawang impilyado na naman. Na may dalang yantok, yung ganito kalaking yantok. Papaluin na naman kami. Ay sabi ko, maganyon lang ako, napakasakit na. Talagang hindi nga ako makakilo. Makakilos, kaya sabi ko doon sa ano, sabi ko, magpakamatay na lang ako. Jason, ang daming plot twist sa kwento mo. First, nag-backslide ka. Second plot twist, you failed prison break. Kaya ka nabugbog sarado. And then third plot twist, na Bartolina ka, grabe ka, kinaya mo lahat yun. Paano? Unang-una kaya ako na-backslide. Sa Bible study, kasi dapat lahat mayroong memory verse. Obligado yun, lahat dadaan sa memory verse. Ay, wala akong memory verse kasi hindi ako nag-aral. Grade 1 lang ang natapos ko. Kaya ko lang ang sulat ay pangalat apelido ko. As in, wala akong pinag-aralan nung time pong yun. Hindi talaga ako marunong bumasa. At meron isang tao na ang pangalan ay Clifford Lim na nagbulong sa akin. Sabihin mo, Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita na ang Diyos. Naging memory verse ko siya. Okay. Noong sa mahabang panahon na umaatin ako ng gawain, puro memory verse ko pagdating sa akin, Mateo 5:8. Pagpupunta ako sa Bible study, titingnan ako ng lahat ng kapatiran. Oh. Parang sinasabi nila, ito na naman si Mateo 5:8. Yun yung naging dahilan, kaya po ako ay na-backslide. Oh.
Nung ako'y mabakslide na, ina nga po, nagtumangkas kami. Merong isang tao na ang pangalan naman ay si Agapito Briol, niyaya niya akong tumakas. At sumama naman ako. Alas 7 ng gabi, kami lumabas. Tapos, naiglip ako ng 12. Yung pala, 15 minutes lang, di 12:15, ay gising pa ang mga empleyado. Nung ihahagis na namin yung lubid para kami umakyat doon sa maximum security compound, nahuli na po kami noon. At yun yung time na nakatakbo pa kami sa brigada, tapos doon sa brigada, binugbog kami. Nung binugbog kami, grabe yung bugbog. Itong ulo ko, ito baakto eh. Tapos yung buong katawan ko talaga, parang talong sa matinding, walang awang bugbog. Pagkatapos, dinala kami dalawa sa Bartolina. At nung nasa Bartolina na kami, magdamag, halos di kami nakatulog. Siyempre. Dahil sa haloy-hoy ng sakit. Sa haloy-hoy ng sakit. Hanggang sa kinabukasan ng alas 8, meron dalawang empleyado na nagpunta roon para bugbugin na naman kami. Nung time niyo, nag-isip na ako, sabi ko, mabuti pa ay magpakamatay na lang ako. Tatapusin ko na lang yung buhay ko. Pero yung isang kasama kong bilanggo na tumakas din, siya ang nagsabi, huwag mong gagawin yan. Madadamay ako sa gagawin mong yan. At doon ko linaisip si Lord na ako ay nanalangin na sabi ko, Lord, umiiyak po ako, maikling panalangin. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Hindi ko na kaya. At kaagad naman po ay sumagot ang Panginoon doon sa maikling panalangin na yun na ang ginawa ng Diyos, yung may hawak ng susi ng Bartolina, hindi niya dinadala yung susi. Bakit nung araw na yon nadala niya doon sa devotion? Kasi born again yung may hawak ng susi. Okay. Nadala niya yung susi doon sa devotion. Di hindi kami bubuksan ng mga empleyado. No. Pangalawang answer prayer, yung mayor ng Bartolina, hindi yun nalabas ng maaga. Pero lumabas siyang maaga. At tinawag niya doon sa kanyang kwarto. Pagkatapos 15 minutes, bumalik yung mga empleyado na hindi na kami pinansin. Nung hindi kami pinansin, doon po ako natuwa at sabi ko, Lord, pamula ngayon, paglilingkuran na kita. Yun po yung nasabi ko nung time na yun. At pamula po noon, naglingkod na po talaga ako sa Panginoon. Amen. Na bagamat ako po ay hindi pa marunong magbasa nung time na yon, yung 11 araw po kami sa Bartolina, nung inilabas na kami ng Bartolina, yung kasama ko, 1 linggo siya, naburnagin kasi yun, 1 linggo siya, nakaka-attend na siya ng Bible study. Ako po ay almost 4 months, hindi po ako nakakalabas ng brigada. Yung palang purpose ni Lord doon sa 4 months na yon, turuan ako magbasa sa Bible. At nung ako'y matutunan, tinuruan ako, isa-isa ako tinuruan ng Bible. Pagkatapos ako'y natutunan, madaling araw, nagbabasa na po ako ng Bible. Kaya almost 4 months na ako po'y umatin dun sa Bible study, hindi na po lamang Mateo 5:8 ang aking memory verse. Kundi napakadami ko na pong memory verse sa loob ng 4 months. Oh, grabe si Lord, no? Wow. Oh, at hindi lang yun, sa kwento ni Jason, yung God listens to the cry of a heart that is a backslider in that moment of desperation na kinig ang Panginoon. Yes. Nagiging totoo yung mga nababasa niya sa salita ng Diyos sa buhay niya. At dahil nandito ka ngayon, Jason, flesh and blood, hindi natuloy ang pagpapakamatay mo. Pero alam mo, namatay ka pa rin. Amen. Namatay pa rin po si Jason. Bakit ko nasabi yan? Malalaman natin yan sa aming pagbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Good deeds ba ka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairuz and his son engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw.
ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Pinasok si Jason at ang kanyang kasama sa Bartolina bilang parusa sa tangkang pagtakas. Dito niya naranasan ang matinding paghihirap. Alas 8 ng umaga, May 11, may dalawang empilyado na naman na may dalang yantok, yung ganito kalaking yantok. Papaluin na naman kami. Ay sabi ko, maganyon lang ako, napakasakit na. Talagang hindi nga ako makakilo. Makakilos, kaya sabi ko doon sa ano, sabi ko, magpakamatay na lang ako. Sa gitna nito, nabuhay sa puso ni Jason ang pagtawag sa Panginoon na minsan kanyang kinalimutan. Panginoon, tulungan mo ako. Alisin mo ako sa kalagayang ito. Yun yung prayer ko. Alam niyo, naghimala ang Panginoon. 15 minutes. Dumaan yung dalawang empilyado, hindi na kami pinansin. Hindi na kami sinaktan. Sabi ko, doon ako nag-ano. Sabi ko, Lord, pagmula ngayon, paglilingkuran na kita. Yun doon po, doon ako nag-ano, nakapagbalik loob. Sa paglabas ni Jason sa Bartolina, sinimulan niyang tuparin ang pangako sa Diyos. Tinalikuran ang maling gawain at muling tinanggap si Kristo. Sa tulong ng isang kapwa preso, nag-aral si Jason na magbasa gamit ang Biblia. Kaya nung matuto na ako, bagamat dandahan, madaling araw pa ako nagbabasa na ako. Yung 4 months na yun, dami kong memory verse. Grabe po ang pagkilos ni Lord. Biro mo, hindi ka marunong bumasa, natuto kang bumasa. Hindi, wala kang kaalam-alam doon sa patungkol sa salita ng Diyos, kung paano nalikha, kung paano ano, nalaman mo. Yung ang dami kong nalaman talaga na hindi ko alam nung matuto ko magbasa. Dahan-dahang lumago ang kanyang pagkakilala sa Panginoon at umayos ang kanyang buhay. Tinalikuran ni Jason ang mga bisyo at maling gawi sa loob ng bilibid. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Alam kong napakarumi ko sa dami ng aking mga pagkakamali. Kaya patawarin mo ako. Muli kong inaalay sa iyo ang aking buhay. Itinoon ni Jason ang maraming taon sa loob ng bilibid sa paglilingkod sa Panginoon. Ang una kong prayer na natutunan ko, hindi yung pansarili, iba yung pansarili. Lord, yung mga kasama kong bilanggo, makakilala rin sa iyo. Tapos Lord, yung pamilya ko, Lord, makakilala rin sa iyo. At habang nasa bilibid, binabahagi rin ni Jason ang salita ng Diyos sa kanyang mga kaanak na nasa labas. Ang ginagawa ko, nagpe-preach ako ng Walkman, tapos pinadadala ko sa kanila. Yung nanay ko, naborn again. Yung aking ina, pamula nung naborn naging siya, hindi na siya nagkasakit. Talagang pinagaling siya ni Lord totally. Tapos, yung mga kapatid ko, na bagamat kami, siyempre, wala kaming close. Dahil hiwa-hiwalay kami, in-restore ng Lord. Naging mag-close kami. Mateo chapter 10, verse 33. Pag ikinahiya mo siya rito sa lupa, sa harapan ng mga tao, ikakahiya rin kita sa harapan ng aking amang nasa langit. Aba, yung salitang yun na grema, sabi ko pa, hindi nga ako nahiyang pumatay, hindi ako nahiyang magnakaw, hindi ako nahiyang gumawa ng karong maldumal. Bago ito, mabuti, aking ikakahiya. Dahil doon sa Word of God na yun, na-overcome ko yun. Talagang tutulungan ka talaga po ng Diyos para ma-overcome mo yung pinagdadaanan mo. Naalala ko rito sa eksenang ito nung naka-Bartolina si Jason Peter. Sa isang lugar na madilim, mag-isa, malungkot, na tila walang pag-asa. Naalala ko yung kwento sa Biblia kung saan si Jonah. Oo. No, tumalikod rin siya sa Diyos eh. Tumalikod siya sa panawagan ng Diyos. At sa isang punto ng buhay ni Jason, tumalikod rin siya at nagkamali. Pero inaresto ang puso ni Jonah pabalik sa Diyos. At ganun din ang nangyari kay Jason. Madalas, inaaresto tayo ng Panginoon at ikinukulong sa isang isolated na lugar. And that place of isolation can be likened to a vacuum. No air to breathe. Deafening silence. And the pressure is so low, it feels like your life is being sucked out from you. But painful as it is,
God deliberately puts us inside the vacuum so that in that deafening silence, boses lang niya ang naririnig natin. And yun lang ang maririnig natin, yung boses ng Panginoon. And since there is no air inside, hindi tayo makakahinga. God intended that so that He can breathe into us a fresh breath of life. The pressure is overwhelming at mas gugustuhin mo na lang mamatay, di ba? Kasi dahil hindi mo na kaya, susuko ka na lang. But then again, that's what God wants from us, to surrender our all, our old life, so that He could give us His new life, just like what He did in the life of Jason. If you're watching right now and you're in that place na hindi mo na kaya, gusto mo nang talagang sumuko, then the best way is to surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. And it begins with a simple prayer. Will you pray this prayer with us? A prayer to surrender your life to Him. Lord, lumalapit ako sa iyo. Because Lord, I reached a point na hindi ko na talaga kaya. Lord, the pressure is so great. I am so confused. I am so perplexed. I no longer know what to do. So now, Lord, I bow my knee, I repent, but I surrender my all to you. Lord, intervene in my heart and in my life. And right this very moment, Lord, I choose to invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will bring direction and purpose and life back to me. Lord, I want to journey with nobody else but you. Would you journey with me? I now receive your free gift of eternal life this very moment. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus, for saving me by dying on the cross and then resurrecting again on the third day. I receive that now in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, nakalagay sa Romans 6 verse 4, we are therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If you prayed with Peter earlier, please call our prayer center. The numbers are on your screen. If you have a prayer request, you can send us a message on the Facebook page of the 700 Club Asia or CBN Asia. Our prayer counselors are there 24/7 to reply to your message. Jason, looking back, paano ka nagpatawad sa lahat ng taong nakasakit sa iyo? Unang-una pong pinatawad ko yung aking ama. Kasi inabandon kami ng ama namin at siya rin yung dahilan kaya yung puso ko ay napuno ng galit. Napuno ng galit yung puso ko. Pero dahil sa awa, dahil kinahabagan ako ng Diyos, pinatawad ako ng Diyos, napatawad ko rin yung aking ama at yung mga tiyuhin ko at yung mga tao na nakapanakit sa akin na ako'y bata. Inirelease ko yung pagpapatawad. Ang sarap pag nagpapatawad. Kasi merong tinik na nabubunot sa puso na napakasarap ng pakiramdam. Kaya ako ay nakapagpatawad dahil sa tulong ng Panginoon, dahil pinatawad ako ng Panginoong Diyos. Kaya inirelease ko rin ang pagpapatawad, unang-una sa aking ama. Amen. Amen. But how about the people na nasaktan mo? So, paano ka humingi ng tawad sa kanila? Unang ginawa ko po, noong ako'y natutong magsulat, yung mga complainant ko, sinulatan ko po talaga sila. Okay. Tapos ipinadala ko yung paghingi ko ng tawad sa kanila. Yung, kaya, noong ako'y nasa loob ng bilangguan, pinagpipray ko lahat ng complainant ko.
At salamat sa Panginoon dahil pinanghawakan ko yung Kawikaan chapter 16 verse 7. Na kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, yung kaaway niya, siya ang mag-aayos. Wow. What a powerful, powerful promise. Powerful, powerful. I can almost see how that scene unfolded, no? Nung nagsusulat siya, no? Oh. Kaya gusto ko tanong, Jason, ano ang pakiramdam na napatawad mo na ang mga taong nanakit sa'yo at nakahingi ka na rin ng tawad sa mga taong nasaktan mo at sinulatan mo pa? Para kang bagong isininang. Wow. Na wala kang alam na kasalanan. Wow. Kaya napakasarap ng pakiramdam nung nagpatawad ka at pinatawad ka. Ganda. Unang-una ng ating Panginoong Diyos. Wow. Na nagmamahal sa ating lahat. Amen. Isn't that ironic? Nakakulong ka and yet pakiramdam mo, malaya ka. Only our God can give us that kind of freedom. Grabe talaga. So Jason, maraming salamat dahil pumayag kayo mag-guest dito at pumayag kayo na we show your life testimony talaga. Eric, would you like to pray for Jason? Yes, tayo man lang. What a privilege to pray for Jason Naredo right now. Panginoon, maraming salamat po na may pagkakataon kaming marinig at makilala si Jason Naredo na iyong anak. At nakita po namin kung paano po kayo kumilos sa kanyang buhay. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, gamitin pa po ninyo siya. Ang kanyang buhay, ang kanyang nakaraan na inyong binago at pinakita mo, Panginoon, sa aming lahat na kapag kami lumapit sa inyo, na kapag kami tumawag sa inyo, hindi maikli ang inyong kamay at hindi bingi ang inyong mga tahinga para sa aming mga hinaing, para sa aming mga panalangin dahil kitang-kita namin kung paano po kayo kumilos sa buhay ni Jason, sa kanyang pamilya at sa mga taong nasaktan niya. Panginoon, pagpalain niyo po siya. Yes, Lord. Palawigin niyo pa po kung ano po ang mga pinapagawa ninyo sa kanya, kung ano po ang panawagan po ninyo sa kanyang buhay, lumiwanag pa po ito, bigyan niyo po, Panginoon, ng marami pa pong pagpapala si Jason, maging ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga kamag-anak, at lahat ng kanyang makakasalamuha, Panginoon, ay mararanasan ang pag-ibig na naranasan ni Jason. Dahil siya'y punong-puno ng iyong presensya, siya'y punong-puno ng inyong banal na spirito, siya'y punong-puno ng kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat kay Jason, palakasin mo ang kanyang physical na pangangatawan at higit sa lahat ang kanyang spiritual na kalusugan upang marami pa pong tao ang makaranas, makakita, makasumpong ng pag-asa na sa iyo lamang makukuha sa pangalan ni Jesus. Amen, amen and amen. Amen. Hallelujah. What a salamat, awesome, Jason. Awesome prayer. Salamat po. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you His peace. Kung inakala niyong tapos na ang plot twist sa life story ni Jason, wait, there's more! Heto ang aabangan niyo bukas. Habang patuloy ang pagkilos ng Panginoon sa pagbabagong buhay ni Jason, hiniling niya sa mga otoridad na mailipat siya sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Ano ang magiging buhay ni Jason sa Palawan at bakit ninais pa niyang magpatapon doon gayong mabuti na ang kanyang buhay sa Bilibid?